sabi ng Rise and Shine. Good morning po sa inyong lahat. Medyo nagkamali yata yung relo ko. Baka walang baterya. O, sabi ko, ay maaga pa pala. Hindi pala, late na ako talaga. Ganun ba yun? Eh, ganda-ganda ng relo mo. Hindi ito. Ay, hindi ba yan? Yung wall clock. Good morning, Dok. Good morning. Yes. Namiss ko yung pag... Iyong siya sa... Ulitin mo yung mag-arabarabara. Ayong, ako po ang inyong lingkod, Luwala de Cordova, na makakasama nyo sa isang buong oras ng pagtatanghal ng Rise and Shine na bumabati rin sa inyo ng isang Dok, this time para sa ating beautiful you segment, sasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga kasangbahay hinggil po sa pangangalaga ng ating mga balat o skin. Siyempre kasama ko ngayon si Dok Daisy Lynn Kamitan. Hello, good morning, magandang umaga po ulit sa inyo. Okay, yes, at bago natin umpisahan ang pagsagot, iniimbitahan natin ang mga kasangbahay na may mga tanong, questions, so anumang concern hinggil sa kanilang mga balat at panlabas na inyo. Saan nyo? Saan nyo? Okay. Mag-text lang po sa ating text line 0922-838-0693. Okay, yeah. Hindi na ako magpapatagal-tagal, Dok, ha? Ito ang ating first question from Che of Zampaloc, Manila. Ask ko lang po, is there a cure for steroid-induced rosacea? Tama po ba yun? Light dermatitis, because I was diagnosed with that due to steroid addiction and my skin became sensitive to any topical medication. Thanks. Yes, oo. Kasi siguro, nung mga nakaraang taon or months, lagi siyang nag-a-apply ng steroid. Kasi ang steroid kasi, medicine yan to any dermatitis or vitiligo or yung mga allergy or eczema. So, pagka matagal mong ginagamit yan, magkakaroon ka ng tinatawag na steroid-induced rosacea. Yun yung namumula. Namumula yung skin niya, and then later ano on, nagkakaroon ng mga bumps. Pamumula nung sinasabi parang mo kanina dito, usually dito magaba, sa mid-face. Sa mid-face niya. Hindi, umpisa basta red lang. Namumula. And then later, nagkakaroon ng mga small bumps, yung tinatawag na papules, mga pustules, yung maliliit na butlig na tinatawag. Okay. Tapos no, na minsan nangangati, nagi-inflame na. Lalo na siguro pag mainit. Tender. Ganun ba yun? Yes. Tama ka. Lalo na pag yung na-aarawan, pagka umiinom sila ng mga spicy or yung mga hot drinks. Okay. Usually, mayroon ding treatment, pero mild steroid din. Pero sa ngayon, merong ang mga dermatologist sa clinic nila, ha, hindi siya ito mabibili over the counter. Yung mga creams na parang mixture siya ng mga organic or mga natural na plants that you can apply. So go to any dermatology clinic para mabigyan kayo ng cream na hindi ko pwede kasing sabihin, wala kasi siyang generic na name. Pero ang mga clinic ng derma, meron po silang mga yung cream na pwedeng ipahid. And wag na po kayo maglagay ng steroid, any steroid kahit mild muna, and apply sunblock. Yan, apply sunblock, at kung nagda-dry ang skin nyo, pwede kang mag-moisturizer pero yung oil-free. Na moisturizer. Hindi pwede maglagay ng petroleum jelly sa mukha. Medyo sa ngayon mainit. Baby oil, pwede ba yon? Ay, wag din. Hindi pwede yung oily or greasy na cream or na topical, any topical sa may steroid-induced rosacea. Alright. Ito naman, isang question pa rin from 3210. Gusto ko lang pong malaman kung paano maaalis yung mga brown spots at white spots sa balat ko. 65 years old na po ako. Okay, yung brown spot, age spot or liver spot, common yan sa mga medyo tumatanda, aging. 50 and above na tao, male or female, ha? Ang dahilan niyan, because of yung long-term na exposure sa araw, sa sun. Okay. Yun, kaya nagkakaroon sila sa araw, sa computer? Yeah.
Pwedeng ganun din. Mm-hmm. Pero more on sa UV radiation na dala ng araw, ng sun. Okay. Meron yan sa face, yung mga exposed area dito sa balikat, sa kamay, even dun sa paa. Kasi kung ano yung area na exposed lagi sa sun, nandudun yung mga brown spot. May ano yan, minsan very dark, tan, or brown ang kulay. Merong maliliit, meron din na oval shape. Kaya lang pag sa face kasi, actually hindi naman yan na walang, hindi yan ginagawa ng gamot. O wala namang... So, paano mo maiiwasan yun ba? Para hindi ka magkaroon cosmetic ganon. Reason lang. Oo. Usually, pag ganon, prevention. Habang bata pa, mag-sunblock na every day. Para hanggang pag medyo, bata pa? Yes. Anong age yung bata na yan? Nako, kahit nasanggol ngayon, kahit sa abroad, yung mga babies, ina-advise na mag-sunblock. Kasi meron naman pong sunblock para sa mga babies. Hindi, ang sunblock po hindi lang para sa mga adult. So, yung mga anak natin, kahit na mga babies pa, try to apply sunblock. Over the counter, meron pong mga sunblock na pang bata talaga, pang sanggol. Dok, meron din yung SPF. Kailangan tingnan may natin SPF yun. May SPF din. Anong dapat? Sa SPF 30 and above, mas maganda. And apply it twice a day. 30 minutes, 20 to 30 minutes bago kayo ma-expose sa sun. So, okay, ang treatment nga pala sa brown spot. Mga skin bleaching na products. Yung may hydro, yung ingredient po, tingnan nyo, may hydroquinone, pwede po yan, yung merong kojic, arbutin, or retinoids, yung retinoic acid. Kung medyo ano, mas maganda po, pumunta po kayo sa mga dermatologist nyo para sila po yung mag-prescribe sa inyo ng tamang skin bleaching na creams or lotion to remove your spot. Pwede rin pong IPL na tinatawag or lasers, or microdermabrasion, or chemical peel. Yan po yung mga pwedeng treatment sa brown spot. Okay. Pero magkaiba naman yung brown spot sa melasma, no? O yun na rin yun? Magkaiba naman magkaiba yun. Alright. Okay, from Edgy or Eggy of Lucena, Quezon. Paano po kaya magiging moisturized ang balat ko, lalo na sa mukha? Palagi po kasi ako nakasakay ng motorcycle at bilad sa araw. Di po ako gumagamit ng lotion kasi nakakasunog daw po lalo sa mukha. Salamat po. Okay. Gusto niyang ma-moisturize. Siguro dry na dry because of sun exposure din, no? Meron namang mga moisturizer na oil-free, okay? Pero tingnan nyo din yung ingredients. Mas magandang moisturizer yung merong mga hyaluronic acid, glycerin, yan, yung mga dimethicone, petrolatum, pwede rin, small amount lang. Tapos, kailangan talaga, ayaw niyang yung lotion na sinasabi niya, siguro sunblock. Okay. Dapat magsa-sunblock ka kasi lagi siyang naka-motorcycle. Sa probinsya naman, nasa Quezon siya eh. Usually, hindi naman inaano yung helmet, di ba? So, talagang expose yung mukha niya. Eh, yung paglalagay daw niya ng lotion sa mukha, I think that yung sunblock, kailangan sunblock. Kung ayaw mong maglagay ng any topical na sunscreen or sunblock sa mukha, merong oral ngayon. Merong oral na sunblock. Kaya lang, I think sa mga clinic lang ng derma, nabibili. Dok, alam mo naman, kapag meron tayong nilalagay sa mukha natin, medyo expensive. So, meron din, kung sa gamot, may tinatawag na generic para medyo mura-mura. Meron din bang cream na generic para mura naman? Yes, meron. Meron. Yung usually, yung lalo na yung gawa dito sa atin, meron naman pong mga generic. Kaya nga po, pag nagbigay ako sa inyo ng generic, meron po kayo mabibili over the counter. Pero pag sinabi kong mga sa derma lang, yun lang po. Sa derma lang. O like yung mga oral na sunblock po, I think wala pa sa mabibili sa labas. Kundi sa mga clinic lang ng derma. Yun ay kung ayaw nyong may ipahid, lalo na yung mga lalaki, ayaw na ayaw magpahid ng kung ano sa mukha. Minsan tamad kasi, nakakatamad din maglagay yun, di ba? Malagkit daw. So, pwede po kayong oral sunscreen or sunblock na tinatawag. Okay, from... 6706. Good morning po. Sobrang manipis na po ang buhok ko. Hindi kaya ito si Alex? Ano po kaya ang pwedeng gamitin para makapal ulit? Meron po bang herbal or natural remedy para dito? Thanks. Hindi niya sinabi kung lalaki siya or babae. Oo, medyo manipis ang buhok. So anyway, ang dami talagang
cause ng pagnipis ng buhok. So, sana healthy ka, walang problem. Kasi pwedeng makuha yan sa, kung meron kang sakit, okay? Kung may, dahil din sa diet, stress. Or dahil din sa stress, pwede. Or dahil din sa mga medications na iniinom ninyo. Or pwede rin sa mga, yung routine na hair in practice nila, hair routine practice na tinatawag, yung mga laging nagka-curling ngayon, yung mga katulad natin, yung mga mainit na ano. So anyway, kung naman, or pwede rin pagkagaling ka sa talagang severe na sakit or major operations, usually nalalagas din ang buhok. Pero okay. Pinaka-common na cause yan, yung tinatawag na hereditary. Androgenetic na pagka-kalbo o pagka-nipis ng buhok. Pag sa lalaki, nagre-recede yung hairline. So yung ganun, meron tayong, ito meron pong mabibili kayo, minoxidil. Minoxidil? Yes. Sa market, okay? Okay. Meron ding mga natural, sabi niyang herbal. Mm-hmm. Kaya lang, hindi kung ano yung generic niya eh. Mm-hmm. You can try that kasi sa iba, okay daw naman, tumutubo. Tanong nyo lang po sa mga drugstore. Yung aloe vera na halaman, pwede yun. Actually, sinasabi kong herbal na meron siyang shampoo and meron siyang ina-apply, meron din siyang aloe vera doon. Mixture na yan ng mga ano herbal or natural products na pinagsama-sama. So, aloe vera is one. Minimix nila doon. Oo, okay yon. Okay din ba yung shampoo na pang kabayo ba yun? Hindi namin kasi yung pangkabayo, yung pangtao lang. I don't know, sorry, hindi ko, kung okay sa inyo, okay po. Kasi alam nga naman po kami mga doktor mag-prescribe sa inyo ng shampoo ng pangkabayo, di po ba, parang pangit tingnan. Meron naman pong iba. Meron namang iba, marami po sa market, try that. Kasi minsan, yung iba, okay sa kanila. Hiyang lang siguro yes, yan. Hiyang. Pero ang importante, apply that every day. Matagal po. Kailangan matagal. Hindi pwedeng 1 week, 1 month lang. Okay? So, taon? Yes, months. Kailangan dire-direcho. Kasi ang comment nga nung iba, after na tumubo na, then they stop applying it, napuputol ulit yung hair. Tapos hanggang sa mawala ulit, mag-thin ulit. So, pero Dok, yung mga, lang, kasi mas prone ang mga kalalakihan sa medyo pagnipis ng buhok. Uh-huh. Lalong-lalo na nag-uumpisa kasi yun dito. Yes. Lumalaki yung puyo. Yes. Malaki na parang si Flor. Kasi medyo, napansin ko, medyo lumalaki na. Paano mo may iwasan yun? Kailangan ba mas maganda kung magpapatran? Ano ba tawag daw? Hair transplant. Yun yung pinakang, effective talaga. Uh-huh. Yung hair transplant. Yun yung talagang super nipis na dito. Nagre-receive na yung hairline sa malalaki. At yung dito sa gitna. Yung bald, yung patches na tinatawag. Kasi parang wala ng pores, yes. No? Oo. So, kailangan, maganda doon, ng very effective yung hair transplant. Okay. Yan. At dito, marami nang naggagawa niyan. Marami na po naggagawa. Like before, no, mga wig-wig lang na dinidikit or pwede mong hugasan. But now, yung mga hair transplant, marami nang gumagawa niyan. Expensive nga lang, pero ano naman, matagal. Magkakaroon na ulit kayo ng buhok. Dok, yung mga gusto nga magpakonsulta sa'yo, pagka meron sila mga diprensya sa skin, ganyan, saan kanila po pwede makontak? Okay, pwede po kayong, ang clinic po ng DermGem ay sa number 24 Summit Street, Quezon City. Malapit po sa Banaue, or you can call sa 413-7918. Yeah. Okay, thank you so much, Dok. Yes, welcome. At magbabalik pa rin po ang Rise and Shine!